natin sa lalaki lang nangyayari yung luslos. Meron rin luslos sa nangyayari sa babae. Pag sinabi natin luslos, merong abnormal na portion ng katawan na lumalabas. So, kadalasan yan, ang luslos pag sinabi ay nangyayari sa singit. Kasi ang luslos pwede rin mangyari sa dati nating operasyon. So, kung ito yung katawan, sabihin natin kagaya sa lalaki, yung ating bayag o testicle galing sa likod. Mula sa likod yan, bumababa yan, nagmamigrate yan, papunta sa ating scrotum. Doon pumupunta yung bayag. Ngayon, dapat yun magsara. Okay? So, pag napanganak na tayo, magsasara yun. Unfortunately, hindi nagsasara. So, pagka nangyari yun at hindi siya nagsasara, lumalabas yung ating bituka, lumalabas yung ating pwedeng, kung babae, ovary yung lumalabas yan, yun yung na pwedeng maipit. So, bakit natin inooperahan? Gusto natin ma-prevent ang big complication. Ang complication kasi is pag naipit ang bituka at hindi siya at mawala ng blood supply, eh mabubulok. So yun yung dahilan ng pag-opera niya. So ano mararamdaman ng pasyente? Masakit. Masakit. Pero yung may luslos, may buko lang pag umuubo. Pagka umuubo, minsan naman ang ano diyan, number one is history, ano ba nangyayari? Pagka natayo, pagka umiyak ang bata, pagka umiiri ang bata, lumalabas at lumalaki. Pagka relax ang bata, wala kang nakakapa. Bumabalik siya. Ngayon, pagka may edad na, yung pinakaluslos, yung lumalabas, minsan tinutulak yan para bumalik. So pagka hindi na itutulak yan, masama yan, masamang senyalis yan. Kailangan maano. Meron bang dahilan bakit nagkakaluslos? Sobra bang bigat ang binubuhat, sobrang ire, kulang sa exercise, sobra sa exercise? Well, ang sabi nga natin dyan, wear and tear. Ngayon, di ba, alam natin yung paglabas ng testicle ng lalaki bumababa dito sa scrotum. Yun, congenital yan, inborn yan. Ngayon, habang nagkakaedad tayo, yung ating pinaka-abdominal wall, itong color blue na ito, humihina yan eh. Humihina dahil dyan duman. Pagkahina niyan, bumubukol yan. So, yung wear and tear na yan, kailangan i-repair. Aha. Dahil, one is, yung mga lalaki, may hirap umihi, may prostate problem. Iri sila ng iri. Merong constipation. Ubo ng ubo yung pasyente. O, wear and tear sa pagbubuhat ng mabibigat, yun talaga ang pwedeng mangyari. So, basta may bukol, mas maganda na operahan? Kung may nakakapa at merong may hernia, ang diktub doon, mas magandang operahan. Ngayon, kailan hindi inooperahan yan? Pagka yung pasyente, sabihin natin, sedentary, hindi na mahina na masyado yung pasyente, nakahiga na lang parati, huwag nyo nagalawin yan. Huwag nyo napakialaman yan. Baka yung buhay pa niyan mapamadali dahil sa operasyon. Pero madali lang yung operation? Safe lang? Ang sinasabi nga namin, pagka inoperahan, ang morbidity o yung complication is very low. Okay? Kesa sa hantay natin maipit yung bituka, pag naipit ang bituka at namatay yung bituka dyan, yung mortality o yung pagkamatay, mamamatay ang pasyente, becomes very high. Okay, ibang klase talaga. Mag-iba talaga eh. Kasi minsan, pag yung mga kami sir, hindi sir John, or yung mga laysa sabihin, ay, ganyan lang yan, ay, kaliwa, pag ganito, pag loose-loose, ganito, pag thyroid, ganyan. Hindi talaga 1+1 eh. Kung makita nyo, talaga pinag-isip. Ang sinasabi ko nga is, yung paggamot sa isang pasyente, tine-tailor mo o binabagay mo, hinahambing mo sa edad niya, nararamdaman niya, sa mga ibang medical na problema niya. Hindi pwedeng dekahon. Ibig sabihin, lahat, ganito lang ang ano.